ngayon, makikilala niyo na ang mga bago naming squad mates. Sinong pinaka-crush mo doon? Name drop na ba? So ngayon, makikilala niyo na ang mga bago naming squadmates. Of course, makikilala natin ang firstly bagong squadmates natin for this vlog. And first off, ang unang introduce natin si Andy Agbaya. So, for our first candidate, ladies and gentlemen, Andy Agbaya. Okay, so 20 questions. So may mga questions lang kami sa'yo. So search namin sa Google. Actually, hindi pala may question yun. Question ng Google. Question? Nung mga tao pala. So ito yung mga usually sinesearch ng mga fans mo sa'yo sa Google. So yung first question is, may commercial ka pala? Yeah. Ba't hindi ko alam? Charot. Go, go, go. Nagko-commercial ako since 13 pa ako. Projects that I've recorded. Ano niya? Meron siya for skincare, tapos may juice, tapos may fountain. Magkano yung sahod? No. All in all, nakailang commercial ka na? Around 10. Ang dami. Pero 6 years naman na kasi, so... Pang bahay yun? Bahay na yung natayo mo doon. Or kotse lang? Ano ba? No, it's good. At least marami siyang acting experience. So, moving on to our next question. Alright. Next question is, saan ka ba nag-aaral niyo? Well, right now, first year college ako sa De La Salle University. I'm taking advertising management. Wait, bagay nice. Sa commercial. Oo, bagay na bagay. Okay, last. Nag-TikTok ka pala. Yeah. Sobrang ilan yung followers mo doon? I'm shy. Sabi niya, ano na lang kasi parang 2 million. 2 million. Hindi naman. Oh, 1M lang naman. Oh, 1M lang naman. Ano, gusto mo ba palakihin pa natin? Guys, please, follow her TikTok. Plug pa bigla. Baka doon lang paglabas ka sa 2 million, 3 million. Ikaw ba yung next Charlie D'Amelio? Filipino Charlie. Ang hirap na i-reach. Sobrang galing niya. Diba galing ka din naman? Nakita ko mga TikTok mo eh. Ayun. Well, it's nice getting to know strong ako. So it's nice. getting to know more about you. But of course, we also want the fans to really get an in-depth info about you. So here are 10 facts about Andy Agbaya. Hi everyone, my name is Andy, I'm 19 years old, and these are the 10 things about me. First, I'm a cheerleader and I started cheerleading back in grade 9. I remember I competed twice for WNCAA and we would have different performances in school. Second is, I'm half Filipino and half Chinese, and the Chinese blood comes from the amazing side of my mom. Third is I love dogs. I have a pet Maltese named Ollie and he is literally the love of my life. Fourth is I have small feet. My foot size is 4. And yes, I buy from the kids section. Fifth is I love to watch K-drama series because it gives me so much kilig vibes and
once you start watching K-drama, hindi ka talaga magsasawa kasi sobrang ganda ng plot and story ng mga K-dramas ngayon. Sixth is, the favorite country I've traveled to is Japan because their food is amazing, the places are amazing, the people are so friendly. So if I would have like the chance to keep going to a specific country, I'd go to Japan over and over again. Seventh is, I love the color lavender because the color just gives me peaceful and calming vibes. Eighth is, I have been doing commercials for more than 6 years now, and I remember having my first commercial back when I was 13 years old. Ninth is, I have a passion when it comes to performing. I love to dance, I love to sing, and most especially, I really love to act. I remember I even enrolled into this acting workshop back in grade 8, grade 7. Tenth is, I have this favorite stuffed toy named Cheeky, and I can't sleep without him. He's my favorite, and I remember I bought Cheeky as a reminder to myself to always keep my head up high and to remove all the toxic people in my life. So these are the 10 things about me, and I hope you enjoyed. Bye! So there you go, guys. Mas nakilala na natin ngayon si Andrea sa kanyang 10 facts about her. So, but stay here, guys. Yes, meron pa tayong isa pang i-introduce na squadmates. Sorry, nakalana yun. Meron pa tayo isa pang i-introduce na squadmates. Di ba kanina, ganda ng katabi ko ngayon. Guwapo ang tatabi sa akin ngayon. Ladies and gentlemen, our next candidate, Mr. Kyron Aguilera. Hi! Hey, oh, so cute! Iba talaga pag-pogi eh. So, bro, musta? Okay lang. Okay, tell us about yourself. How old are you right now? Are you still studying? Yes, modular. Tapos 17 years old. 17 years old, modular. You're still in high school, right? Yes. Okay. Once you get into college, what future course gusto mo? For me, ABM. Okay. That's good. Is this one? Sasearch ka namin sa Google. So we have prepared the researches for you. Okay. So, una kong gusto kong malaman is... Ooh. Uy, may TikTok din siya. Ay! May TikTok down below in the description. Joke lang. Kala mo makapromote. Kailan ka nag-start mag-TikTok? This, ano lang. Last year, May. Ay, April. Last year. Ilan na followers mo? Ay! One million. Sarili mo lang naman palaging nandyan para sa iyo. Okay, wow, guys. Pero nandito kami para sa iyo. Welcome to the squad, bro. Birthday mo. Birthday February 18, 2004. February. So kaka 17 mo lang. Yes. Oh, 17 lang talaga. Ayos yung mga tanong natin. Guys, bata pa siya. Alright, so again, thank you so much for allowing us to know more about you. But of course, the fans also want to get to know more about you. So, here are 10 facts about Kyron Aguilera. So, hi guys, this is your boy Kai, 17 years old. So, magsa-start na tayo. 10 things. Number one, only boys, apat na magkakapatid. Tapos, bunso pa ako, di ba? Puro ate na lang. Tapos pwede pa maging four sisters in the wedding, di ba? Favorite singer. Yung favorite singer ko is si Justin Vasquez. Kasi, nga sobrang ganda ng boses niya. Tapos minsan, ayun, kapag kumakanta ako kasama yung boses niya, parang feel na feel ko talaga na parang boses ko. Feel ko lang yun. Pero hindi talaga ako singer. Next tayo. Never traveled outside the Philippines. Gusto ko mag-travel papunta sa Canada before ako mag-grade 7. Gustong-gusto ko na, pero ayun nga, hindi pwede kasi sobrang bata pa daw and wala pa daw budget. So ayun, soon makakapunta din tayo sa labas. Yan. Fourth is, I've been depressed before. Napunta na ako sa times na I have to stop
schooling kasi hindi ko na talaga kaya makipag-interact with other people, makipag-fake ng smile, fake everything else. Hindi ko na talaga kaya, kaya I had to stop schooling and ayun, nagmukmuk lang ako dati sa kwarto. Na-overcome ko yung depression by staying positive tapos nag-start din ako to believe in myself na kaya ko naman to. Kaya ko gawin lahat ng mga akala ko hindi ko kaya and stay motivated lang and love yourself more. And how to stay fit or anything else, love yourself. Kasi ikaw lang naman talaga ang magmamahal at magmamahal sa sarili mo. Fifth is, I know hindi lahat ng tao alam to, pero before and until now, ML player pa rin ako. Sobrang nag-grind pa rin ako if I have time. I invite my friends to play with me para mas mainganyo talaga ako. And ayun, sobrang napapasaya talaga ako sa larong yun. Six, ito talaga, pinakaayaw ko. Hindi ko talaga to kayang kainin. I can't eat sushi. Like, nakapag-try na ako na 4 times ata kumain ng sushi, pero hindi talaga. They forced me to eat sushi, pero hindi ko talaga kaya. Kasi, yung outer layer niya, hindi ko kaya kainin. And also, last thing, kapag kumakain din ako ng sushi, after an hour siguro sumasakit ng sobra ang ulo ko. Kaya hindi ko talaga kaya kumain ng sushi. 7. My hair before was straight. Straight talaga na parang naka-rebon yung buhok ko na sobrang straight. Hindi ko alam bakit na tumatagal at tumatagal. Ayun, nagkumukulot na talaga siya nung sa kanya. And hindi ito naka-perm ha, or hindi ito nalagyan ng parang pangkulot or anything else. This is all natural talaga. 8. I love wearing hoodies. Kahit kung saan man ako mapunta talaga. Kung nakakapansin kayo sa mga live stream ko, naka-hoodie na lang ako palagi. Kasi I wanna be comfortable sa lahat ng bagay and I really love wearing hoodies. 9th is, ako na lang isa nakatira dito sa Pinas. Kasi my 4 sisters, my dad, my mom, nandun sila lahat sa abroad. My dad is in Qatar, my sisters and my mom is in Canada. Kaya, ayun, ako na lang isa dito sa Pinas with my guardians and cousins. 10th, I love eating pero di talaga ako tumataba. Like, parati na lang kumakain, walang touch na lumalabas or di talaga ako tumataba. Kaya, yun lang naman guys. I hope you love my 10 facts about myself and thank you so much. So, ayun guys, mas nakilala niyo na si Kyron. And ngayon, makikilala niyo na si Kobe Brown. Yay! Oh, I am the next candidate. Yay! All right. Okay. Wait. So, I have a question. Yeah. Are you related to the legendary Kobe Bryant? No. I wish, bro. Honestly, I wish. All right. Well, tell us something about yourself. How old are you right now? Are you still studying? Yeah, I'm 17 years old from Paranaque. Yeah, I'm studying at the moment. So, Paranaque. Paranaque. Wait. So, wait. My Konya boss is like, are you from out of the country? Are you foreign? Yeah, I'm from the UK actually, Manchester. Okay, so are you Manchester. half Filipino, half British? Okay, yeah. That's good to know, guys. You watch football? You watch football? I love football. Football. Yeah. So my first question kami sa'yo, marunong ka mag-Tagalog? Her name's Andy. I don't know if you know her though. Andy. What's my crush? I like the way she is. Like, how hard she works. Like, never will she ever give up. She's got a goal all the time. And she always wants to accomplish that goal.
So gusto mo yung ano, independent, yeah, goal oriented. I like that. Yeah. Yeah. So you're saying family oriented. Family oriented yeah. as well. Sana all. Sana masaya kayo. Sana. Oh, sobrang saya. Sana, wala na. Walang pakit-pakit kapag magkasama tayo. Babatuhan kita ng shares. Sabi ko talaga sa'yo. Respeto po minsan. Respeto po minsan. Social distancing. Oh, yeah, yeah. Okay. So again, thank you for letting us get to know more about you. But of course, your fans also want to get to know more about you. So here are 10 facts about Kobe Brown. Hi everyone, ako po si Kobe Brown. I'm 17 years old from Paranaque City. And magsashare ko ng 10 na bagay tungkol sa akin. So first of all, I've lived in 3 different countries. I was born and raised in the UK. I lived there for 8 years of my life. And then I moved here to the Philippines. Tapos, 2 years later, I moved to Los Angeles. 2 is that I'm a big basketball fan. I'm a football player as well, but I quit football for a while when I moved to Los Angeles to play basketball because that's the big sport there. 3 is that I love to DJ. So this quarantine, actually, I learned how to DJ. I learned how to mix songs by myself. And I bought my own DJ kit for my birthday. And I've just been practicing every day. 4, I love animals. I actually have a cat called Bebot. She's a Persian and British short hair. She's literally the cutest thing ever. She's this little black furry cat. And also in Dubai at my dad's place, I have 2 dogs and 4 cats because my dad loves to save animals. 5, I have a brother who lives in the UK. He's 21 years old, and I have a sister. She's staying in Dubai with my dad at the moment, and she's 15 years old. We've always been separated as a family. My brother's doing college in the UK, and my sister's just doing online classes in Dubai at the moment. 6, I love fashion, and I love clothes. I have a lot of clothes. I love collecting shoes. I love getting new t-shirts, pants all the time. 7 is that I love to travel. I've actually been traveling alone since the age of 10. My parents would bring me, like we would go to different countries all the time and they would make me and my brother travel alone. I guess they wanted to do that for me so I could look after myself a bit more. Yeah, and I've been to more than 20 countries, I think. 8, I'm really into music and singing, and I've been singing since I was a kid, actually. Yeah, I remember going to like family dinners and everything, and they always ask me to sing. I would always do karaoke with family, friends. 9, my favorite catchphrase is, "That's mad." That's mad is like a British catchphrase that everyone uses. It's like, say something crazy happens, you're like, "Oh, that's mad, that's mad." That's like my favorite. I use that all the time with my friends. And 10, my name is Kobe because I'm actually named after the famous basketball legend, my favorite basketball player, Kobe Bryant. My mom was a big Kobe Bryant fan. She used to watch his basketball games while she had me. And yeah, that's 10 facts about me, guys. So, nakilala niyo na po si Kobe Brown. At ngayon, nandito na sila. Ito na yung mga bagong squadmates natin. Hi guys, welcome to the squad. Thank you again, welcome to the squad. Pero syempre, meron po kami isa pang member na idadagdag sa group. And you guys may know her as Jaira Palaguito. So, guys, here are 10 facts about Jaira Palaguito. I'm Jaira Palaguito and I'm 16 years old. And today, sasabihin ko sa inyo 10 facts about me na hindi nyo pa alam. Pinaglihi po ako ng mama ko sa itlog maalat. And nung bata ako, sinasabi niya sa akin na meron daw akong birthmark sa upper part ng kwet ko. Pero habang lumalaki daw ako, hindi niya daw alam kung bakit nalipat dito sa likod ng kamay ko. So, ayun. Next, 2, ayoko po sa daga. Takot po ako sa daga talaga. Kapag nakakakita po ako ng daga, as in, yung parang nag-freak out po talaga ako.
Kasi ayoko po nung itsura, tapos one time nakahawak na po ako, ayoko din po nung pakiramdam kapag nahahawakan yung daga. Kaya ayun po, ayoko po talaga sa daga. Takot po ako. Third, hindi po ako kumakain ng sushi. Ayoko po sa sushi. One time nung pumunta po kami ng BGC, kasama ko po yung ibang ex-housemates, pinatry po nila sa akin yung sushi. And nung tinikman ko po, sabi ko, ay, ayoko. Ayoko po ng lasa. Ayoko talaga. No offense sa mga favorite ang sushi, pero hindi ko lang po talaga gusto yung lasa ng sushi. And fourth, mahilig po ako sa oversized hoodie and sweater. Kasi may nagbigay po sa akin ng oversized sweater. And simula po nun, parang ang comfortable po kasi niya isuot. And kapag malamig, kapag tag-ulan, ganyan, ayun po yung sinusuot ko. Tsaka sobrang comfortable po talaga niya. Simula po nun, nagustuhan ko na po na mahiligan ang oversized hoodie and sweater. Fifth, takot po ako mag-isa. Hindi po talaga ako makakalabas ng mag-isa lang ako. Kunwari, uutusan ko kung bumili kahit sa kapitbahay lang, ganyan-ganyan. Ayoko po talaga na mag-isa ako. Gusto ko po may kasama ako palagi. Tapos kapag may pupuntahan, hindi po ako sanay na ako lang yung bumabiyahe mag-isa. Gusto ko may kasama ako. Kasi takot po ako. Ang dami pong pumapasok sa isip ko na mangyayari. Parang ang daming scenario sa utak ko na mangyayari. Kahit naman hindi ganun yung mangyayari. Kaya yun, gusto ko palagi po akong may kasama. Next, hindi po ako makatulog kapag wala po akong kayakap na unan. Kasi mahilig po akong yumakap kapag natutulog po ako and wala po akong mayakap na tao. Kaya una na lang po iniyakap ko, tapos sobrang lambot niya kaya ang comfy. Sobrang comfortable matulog kapag may yakap kang una. Ayun, seventh, hindi po ako mahilig magsuot ng accessories. Depende na lang kapag sinabi po na kailangan po talaga. Kunwari, may Zoom meeting, ganyan, tapos kapag kunwari magpipicture, tapos sinabi na kailangan mag-necklace ka, kailangan mag-earrings ka, kailangan may ganito ka, ganyan, ganyan. Pero kapag hindi po sinasabi, kapag hindi po talaga siya kailangan, hindi po talaga ako mahilig. Ayoko po nang meron akong borlolo sa mukha ko, sa leeg ko. Kasi parang mabilis po akong mairita kasi nakakaano po kapag may mga nasasagi-sagi ako, ganyan. Next! Nung kinder po ako, nung bata po ako, na side sweep po ako, tapos nalaglag po ako sa duyan. Kaya po meron akong peklat dito sa noo ko. Mark po yan nung na side sweep po ako, tapos nahulog po ako sa duyan. Kasi nung bata po ako, kinder po ata ako nun, patawid po kami ng kalsada, tapos ayun po, syempre makulit, ganyan. Nauna po ako na tumawid, tapos na side sweep po ako. Tapos ilang month po ata yung nakalipas, nasa duyan po ako, tapos napalakas po yung tulak nung kasama ko na nagduduyan. Nalaglag po ako, tapos puro bato-bato po yung nalaglagan ko. Kaya ayun, nagkaroon po siya ng mark, tapos hindi na po siya naalis. Parang ito na yung remembrance ng pagiging makulit ko nung bata ako. Next, pang 9. Ngayon lang po ako nagkaroon ng sarili kong phone. Kasi before po, kapag nagkakaroon ako ng cellphone, minsan second hand po or kaya yung mga nagamit na po ng iba naming kamag-anak kasi hindi po namin afford bumili ng sarili naming brand new phone. Kaya ayun, ngayon lang po talaga ako nagkaroon kaya sobrang saya ko po. Last, pang 10, hindi po pantay yung butas ng ilong ko. Mas malaki po ata yung dito. Hindi ko pa alam kung saan yung mas malaki, dito or dito. Kasi po nung bata po ako, ang kulit-kulit ko po talaga kasi. As in, naglalaro po kami ng pinsan ko ng pellet gun. Tapos di ba may bala po yun na maliit lang, yung plastic. Nasinghot ko po yun, tapos hindi po siya maalis sa ilong ko. Kaya dinala po ako sa center para sila na po yung mag-alis. Kasi sobrang hirap na po silang alisin yung bala ng pellet gun sa ilong ko. Kaya ayun, para maalis nila, talagang bininat nila yung ilong ko. Bininat talaga na ganun. Tapos, para lang maalis. Masakit po yun, pero syempre, tiniis ko kasi gusto ko naman maalis yun. Akala ko po nung time na yun, mamamatay na ako kasi hindi po talaga siya maalis. Tapos, iniisip ko, baka mas lalong hindi matanggal. Tapos, baka feeling ko mamamatay na ako. Kaya, ayun, buti na lang, hindi. Kaya, ayun, ang dami talagang memories ng childhood na
na nakakatawa kapag binabalikan. And so, ayun na po yung 10 facts about me na feeling ko hindi nyo pa po alam. Sana may nalaman kayong bago sa akin. Thank you! Well, that wraps up the vlog for today, squadmates. And thank you so much, squadmates, for watching this vlog. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And hit the notification bell. Thank you, squadmates! See you, squadmates!